Good morning, guys. Welcome to my channel. And for today's vlog, ayan po, meron akong iniinit. So, hulaan nyo ano yan. Sa amin, sa Samar, ang tawag dyan ay chocolate maroon. Pero yung version namin doon sa Eastern Samar, medyo malaki. Ito maliliit, tingnan nyo. Maliliit siya kasi ganyan talaga yung nabibili sa Tacloban City. So ganyan po yung paggawa nila, maliit. Pero sa amin, malalaki yun. Anyway, thank you dito sa nagdala sa amin. Nagpabili kami. Ayan, so iniinit ko siya. So, hindi pa sila naghihiwalay. Wow, di sila mapaghiwalay. Parang tayo lang. So, ayan. Hayaan ko lang siya para maghiwalay sila. At nang mainit siya talaga, maistimba. Ayan. Sa ilalim niyan, guys, meron niyang maliit na kaldero. Tapos may water. So, ganito siya kalaki yung binibili sa Tacloban. Itong chocolate maroon po, isa sa mga pinakasikat na delicacy ng Samar and Leyte. So, pag nandun po kayo, magagawin ko sa Tacloban City, sa Samar, meron talagang ganito. It will be ready soon na. Hopefully, maayos. Maghiwalay na sila. Ayan guys, so hindi talaga mapaghiwalay. Parang kayo. So ang mga taga Bisaya dyan, makarelate talaga dito. No, ako po isang waray-waray. Ayan, naghiwalay na sila. Wala talagang forever. Diba? There's only lifetime, guys. By the way, taga-sulat po ako. So sa sulat, medyo malaki po ang paggawa namin ng ganito. Ano po ito? Ito kasi sa Tacloban na to binili. So maliliit. Ganito po talaga ang kanyang size pagka sa Tacloban kasi pampasalubong nga ito. Pero po doon sa amin pagka sa Samar, malalaki po yan. Ayan. Ito po ay isa sa pinakamasarap talaga na delicacy ng mga waray. Ayan. So, ayan guys, iniinit ko lang siya. Ayan, naghiwa-hiwalay na sila kanina po. Hindi. Ano yan, buo yan. So, mga mamshi, ayan. Masarap yan. Masarap sa kape. Okay. Later, papakita ko sa inyo kung ano talaga ang itsura niya, guys. Ayan. Iwanan lang natin ng mga ilang minutes para talagang mainit siya kasi inilalagay po yan sa freezer para hindi masira. So, syempre, matigas na matigas yan. Papalambutin natin para makain at masarap yan. Alam niyo po, ang chocolate maroon kasi bihira lang to dito sa Manila. Andis talagang gumawa ka, no? Medyo matrabaho po kasi ito. Naalala ko nga nung high school kami. Alam niyo po sa probinsya kasi pag, halimbawa, may mga occasion. Nung high school kami, pag halimbawa meron kaming mga excursion, yun pang tawag that time, yung magbi-beach ba? Ayan, gumagawa kami nito. So, halimbawa mag-overnight kami sa isa naming kaklase. Tapos, gagawa kami ng karanon. Yun ang tawag dun sa Samar. Karanon is mga rice cake yun. So, depende. Halimbawa, gagawa kami ng chocolate maroon, sarongsong, suman, etc. Ayan. At yun ang binabaon namin sa beach. Dati guys, ang term niya ng mga panahon namin, excursion. Sabihin, ay, saan kayo pupunta? Mag-excursion kami, o, diba? Ewan ko, sino makarelate dyan sa inyo, ha? So, ayan.
So, masarap to. Ang chocolate meron is combination of giniling na rice, tapos may kukuha yan, at gata. Ang pinakasekreto dito, guys, maraming gata. Naku, napakasarap. Okay. Later, papakita ko sa inyo kung ano talagang itsura niya pag okay na. I'll be back. Ito na mga mamshi, oh. Ito na yung chocolate meron. Pakita ko lang sa inyo kung ano ang itsura niya. So, ayan. Guguntingin nyo siya, guys. Kasi may tali yan, eh. Sa gilid. So, mainit. Kasi nga naman, ininit natin. O, ayan. So, ganito itsura niya. Oh, there you are. Oops. Ayan. See? Ayan ang kanyang itsura. Ayan, meron siyang chocolate all over. So, ang kagaya ng sinabi ko kanina, combination to ng chocolate at saka yung giniling na rice. So, yung isa hindi siya kinulayan, ito yon, and then yung isa naman nilagay ng cocoa powder. Okay? So, ayan guys. Ito na ang aming special chocolate maroon. So, tara na. Let's eat! Thank you guys for watching!